tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga inirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang Espiritu Santong suma sa amin ay siya nawang mapagindapat na kami gawing tahanan ng kapangyarihan sa aming piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Mileto si Pablo'y nagpasugo sa Efeso at ipinatawag ang matatanda sa simbahan roon. Pagdating nila ay kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo. Mula ng unang araw na ako'y tumuntong sa Asya, buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Ipinangaral kong maging sa mga Hudyo at mga Griego na dapat nilang talikdan ang kanilang mga kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon sa utos ng Espiritu, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin dooy
pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus. Ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Nakasilimuha rin ako sa inyo samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli. Kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sinuman sa inyo, sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayo ng Diyos para sa inyo. Wala akong inilingid na anuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Dahil sa iyo, yaong ulang masagana ay pumatak. Lupain mong natuyunay nanariwa at umunlad. At doon mo pinatira yaong iyong mga lingkod. Ang mahirap nilang buhay sa biyaya ay pinuspos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Purihin ng Panginoon ang Diyos nating nagliligtas at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitay na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Hilingin ko sa Ama, Espiritu'y isugo niya upang sumainyo tuwina. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras. Parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya, sapagkat pinagkakalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at si Jesucristo na iyong isinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan.
sila'y iyo. Ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon'y alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan, kundi lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y pumupunta na sa inyo. Aalis na ako sa sanlibutan. Ngunit, nasa sanlibutan pa sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipon muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming, mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na muling nabuhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, pinararangalan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno ang ating Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang tapat na paglilingkod. Alam ni Jesus ang mangyayari sa kanya bago pa man siya'y bumalik patungo sa Ama. Ang panalangin niya ay ingatan nawa ng Diyos ang kaniyang mga hinirang na sila hindi maligaw sa kanilang landas na tinatahak. Kaya naman, sa mga huling sandali bago siya ipinako sa krus, kasama niya ang kaniyang mga alagad at sila ay nagdarasal at dumadalangin. Punong-puno ng panalangin sa Ama ang buhay ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ngunit ipinakita niya na ang tunay na panalangin hindi lamang sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Ama. Ang buhay mismo ng ating Panginoong Jesus ay isang buhay na panalangin. Uulitin ko po, ang buhay po ng ating mahal na poong Jesus Nazareno ay isang buhay na panalangin, dahil ang isip, ang gawa, at ang salita niya ay para sa kaluwalhatian ng ating Diyos Ama. Just like Jesus, our way of life must be a way of prayer. Ang buhay ng ating Panginoon ay isang buhay na puno ng panalangin. Isang buhay na sinasaloob ang panalangin. Isang buhay na sinasabuhay kung ano ang mabuti at nararapat. Hindi pumarito sa Jesus para sa kaniyang sarili, kundi para purihin at luwalhatian ang Diyos sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakasakit
at pagkamatay sa krus. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayong lahat naririto ngayon dahil kay Jesus. Tayo ay nakikibahagi sa banal na misang ito dahil mahal natin si Jesus. At dahil mahal natin si Jesus, lahat ng kanyang inuutos ay ating iingatan at gusto nating isabuhay. Kaya't naway ang ating buhay ay maging isang buhay na pag-aalay din para sa ating Diyos Ama, gaya ng kanyang buhay habang siya ay naririto sa lupa. Naway ang ating buhay sa araw-araw, higit sa lahat, ay isang buhay na laging katuwang ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno upang patuloy nating maisakatuparan ang kanyang hinabiling misyon para sa atin dito sa lupa upang sa gayong paraan, kagaya ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, ay masigit nating parangalan at mas papurihan ang ating Diyos Ama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hinulaan ni Kristo na ating Panginoon ang kaniyang mapanligtas na kamatayan at muling pagkabuhay sa pamamagitan niya ang nagdurusang lingkod. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama at sa bawat panalangin ang ating itutugon. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga pinuno ng simbahan naway ipakita sa atin ang isang malinaw na larawan ng matyagang pagtitiis sa gitna ng kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga bansa naway makilala ang nag-iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na kanyang isinugo, manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Tayo naway magsikap at manalangin para sa pagkakaisa ng lahat ng naniniwala kay Kristo, manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga may sakit naway iugnay ang kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo sa krus, manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ama, niluwalhati mo ang iyong anak at luwalhatian kami sa kanya. Tanggapin mo ang aming mga panalangin dahil kami ay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Namin Diyos inyong tanggap.
tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurin niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatuwid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong sa Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, Father. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalo mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito
ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal lang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement, Lakbay Lourdes, May 24 to May 27, 2023. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan na salubungin ang pagdating ng imahen ng Mahal na Birhen ng Lourdes sa darating na May 27, 2023. Sabado, sa ganap na alas 4:30 ng hapon. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay sa ganap na ikalima ng hapon. Mananatili po ang imahen hanggang June 3, 2023, Sabado, at ang misa ng pamamaalam ay sa ganap na alas 12:15 ng tanghali. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Pinapalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa,
wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, hinihiling ko sa inyo sa bawat isa na patuloy nating ipanalangin ang tuloy-tuloy na pagaling ni Father Frank upang sa mga darating na araw, siya mismo ay maaari ng makapagdiwang ng banal na Eukaristiya. Sumain niyo ang Panginoon at sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagis. Tasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.